Nawi. Sa pahad ng Panginoon, saluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesu Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa, nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesu Kristo. Hindi ninyo siya nakikita kailanman, ngunit siya'y iniibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon,
ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa iyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabika ng lahat ng lingkod. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkai sa gana, pangako ng Poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mong iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat ng pong iyay tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kaniya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mga mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalo nagtaka ang mga alagad
kaya't sila nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nung Sabado, kung kayo po ay nagsimba, ang Ebanghelyo ay tungkol sa mga bata. Ito yung ginawang modelo ng ating Panginoong Hesus kung papaano makapapasok sa kaniyang kaharian o sa kaharian ng Diyos. At ang isang bata ay binibigyang diin ng ating Panginoon ng Ebanghelyo noong nakaraang Sabado na dependent, powerless, and receptive. Iyon ang katangian ng bata upang kaya ito naging modelo at upang ito'y ating maging halimbawa sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, sa ating Ebanghelyo, mayroon isang mayamang lalaki na nagtanong kay Jesus at sinagot ni Jesus ang binatang ito ng tungkol sa kautusan. Huwag ka magnanakaw, huwag ka mangangalunya, huwag ka magsisinungaling. At sinabi ni Jesus na mayroon pang isang bagay na kulang sa iyo. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, sumunod sa akin, at ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit. Mga kapatid, ibig sabihin ba noon, mahirap talagang pumasok sa kaharian ng Diyos ang mga mayayaman? Talaga bang ang mayayaman ay wala sa mata ng Diyos? Unang-una, hindi tayo makasisiguro kung talaga bang ang mayayaman ay walang puwang sa kaharian ng Diyos. Pero aminin natin that material things are distractions. Nare-distract tayo sa mga bagay na ating pinahalagan. Kung kaya naman, ito ay isang hamon sa ating lahat. Yung bang ating mga pag-aari, hindrance ba ito para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos? Kaya lang takay mga alagad, aba, sinong maliligtas? Sinong maliligtas kung gayong kahirap ang makapasok sa pinaghaharian ng Diyos? Ang sabi kasi ng Panginoon, mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayong kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos. Let us always remember, mga kapatid, that the kingdom of God is God's initiative. So, nakadepende sa Kanya kung sino yung makapasok sa pinaghaharian, sa gusto niyang pagharian, o kung sino yung mga taong pwedeng mapabilang sa kaniyang pinaghaharian. Tulad ng isang bata, dependent, powerless, receptive. Kaya alam po ninyo, ang taong dumedepende sa Diyos, ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos, ay tiyak makapapasok. Paborito ng Diyos ang mga mahihirap. Tandaan ninyo yung awit ni Maria. Tandaan ninyo yung sa Ebanghelyo ni San Lucas, Blessed are the poor. Makikita natin na may puwang ang mga mahihirap sa mata ng Diyos. Paborito niya ang mga mahihirap. Materially, o kung anumang klaseng kahirapan. Pero kaya nga paalaala ito sa mga mahihirap at sa mga mayayaman. Sa mga mayayaman, yung bang inyong mga possessions ay distraction para makapasok tayo sa pinaghaharian ng Diyos. Sa mga mahihirap, na mahirap nga tayo materially, but we are not willing to enter to the kingdom. Hindi tayo willing mapabilang sa kanyang pinaghaharian. Mahirap nga tayo,
Pero sa ating sariling kapangyarihan tayo, dependent. Kaya mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Jesus ngayong araw mula sa ating Ebanghelyo. Ano ba yung mga bagay na maaring maging hindrance para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos? Alam ninyo, nabanggit ito ng ating Panginoong Jesus dahil unang-una, yung kanyang lifestyle. If we want to follow Christ, we must also sundin kung ano yung kanyang lifestyle. At alam nating lahat ng ating Panginoong Jesus, hindi maluho. Kaya ito'y hamon sa mga taong gustong sumunod sa Kanya. Baka kasi kapag tayo ay sobrang dami ng material na bagay sa ating katawan, baka tayo ay hindi na magdepende sa Diyos. At kung tayo hindi depende sa Diyos, dumedepende sa Diyos, baka maliit yung tsansa na tayo'y makapasok sa Kanyang pinaghaharian. Kaya dapat, kahit tayo'y matanda na, patuloy tayo'y maging bata. Patuloy tayo'y maging dependent sa ating Panginoon. Dumalangin tayo sa ating Panginoon na bigyan tayo ng pusong katulad ng isang bata. Na kahit tayo ay maraming kakayanan, kahit tayo ay maraming kayang gawin, nandun pa rin yung pusong handang tumalima sa Diyos, dumating yung panahon na tayo'y aasa lamang sa Diyos, sapagkat kahit gaano tayo kagaling, katalino, darating ang panahon, sa Diyos lamang tayo aasa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling
noong ang lahat ay umiiral ay iyong likhain. Sa'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't sa'y kinalingan ng Mahal Birhen na naging kaniyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kataasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kataasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayundin naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapal at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin,
na malakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginawa. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa iyong kaawaan, ay iyong kaawaan, upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami, nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Inyo ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga
Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukalang lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at di pa yan, kanyang pagaling at habang, isa buhay.